Ang shallots, June, ano, mini red onion sa palengke. Maliit. Ay, halika, ma'am. Halika. Naiwan ko yung kasama ko. Ay, hello. Ayan. Ito si Ma'am Hazel Antonio. Isa siyang director ng Be Responsible campaign. Pero bago ang lahat, panoorin muna natin yung inihanda niyang video para sa ating lahat. Tayong mga Pilipino, hindi makukumpleto ang kainan kung walang kanin. Nasanay na nga ang ilan sa atin na magmula umaga, tanghali at hanggang gabi ay kumakain ng kanin. Base sa Proclamation 524, noong taong 2004, ngayong buwan ng Nobyembre ay ang pagdiriwang ng National Rice Awareness Month o ang NRAM na may temang Be Responsible in Your Own Way Now o Brown for Good. Layunin nito na hikayatin ang bawat Pilipino na gawin ang kanilang responsibilidad bilang mga consumer ng kanin. Kaya naman mga kasambahay, kung ikaw ay isa sa mga rice consumer, ay makinig ka sa talakayan ng ating mga kasama at maging responsible ka. Yeah. Eh, gusto-gusto ko to rice kasi mahilig ako sa rice eh. Diba? So Ma'am Hazel, bakit ba tayo nagkaroon ng National Rice Awareness Month? Noong 2004 kasi nagkaroon ng International Year of Rice. Mm-hmm. So, noon, parang na-realize ng government natin na dapat yata alam ng mga Pilipino kung saan nanggagaling yung kinakain nila na kanin. Mm-hmm. So, para ma-inform sila kung paano na-produce yung rice na yun, mm-hmm. nagkaroon tayo, idineklara natin yung November as National Rice mm-hmm. Awareness Month. And then, for every year na nagkakaroon ng National Rice Awareness Month, iba-iba yung tema. Actually, we started having the theme last year yeah, lang. Yeah, last year lang. So, last year was... We are responsible. We are responsible. But right now, this month, ang team nyo ay brown. Be responsible in your own way now. Mm-hmm. Or brown for good. Bakit brown for good? Kasi, noong 2013, nag-start na tayo mag-campaign ng ilesen yung rice wastage, tapos kumain nga ng iba't ibang healthier na rice, plus pasalamatan yung magsasaka. Mm-hmm. And so far, may mga na-achieve naman na tayo kasi marami na talagang mindful sa wastage mm-hmm. nila. So mm-hmm. dahil doon, naisip natin ngayon na maybe we should focus on brown rice na talaga. Mm-hmm. To inform kung ano talaga yung brown rice. Oo, yun nga. Ano ba yung brown rice? Mas healthy? Kasi may mga, of course, may mga nadidinig tayo tsaka nababasa na sinasabi nila itong brown rice nga ay mas healthy compared nga dun sa regular white rice na kinakain natin. At mas mabilis ma-burn. Kasi yung ibang inintindi nila yung pagbo-burn ng calories, eh, 'di ba, from the rice that they get from the rice. So, ano-ano po ba ang benefits ng brown rice? Yung brown rice na sinasabi natin actually is the unpolished rice. Mm-hmm. Ito yung tinanggalan natin ng ipa na palay. So, essentially siya yung puting bigas na may kasama na dara, kaya siya brownish. Hindi ito yung pigmented brown rice na usually makikita natin sa mga bandang Ifugao. So, technically, halimbawa yung black rice, purple rice, red rice, yung mga to, usually unpolished din sila. Mm-hmm. So, parang brown rice pa rin sila technically kasi meron pa rin sila nung bran. Mm-hmm. So, ito yung sinasabi natin na brown rice. Pero, ayun, yung commonly na nakikita natin sa market, ito lang yung tinanggalan ng ipa, hindi ito yung colored na rice. Mm-hmm. So, ang benefits talaga nito, kaya din actually yung team natin ay for good. Tapos yung for good niya ay number 4. Kasi we believe that brown rice consumption has 4 goodnesses. Yung unang goodness niya is for the consumer itself. Kasi, di ba, kapag kumain ka, healthier. So you get all the protein, the vitamins, mm-hmm. the minerals, antioxidants, and yes, fiber. Yes, that's right. Mm-hmm. So kaya talaga namin siya pinopromote for better health. Second, tapos, yung second goodness niya is para sa mga farmers. Mm-hmm. Kasi, easier ba for the farmers to produce brown rice? Kasi nga, technically, lahat ng rice pwedeng gawing brown rice dahil ipa lang yung tatanggalin. Yeah. Pero, syempre pipiliin natin yung mas masarap or malambot para kapag na-produce as brown rice, hindi masyadong matigas. Mm-hmm. Pero, ayun, so same lang. Ang difference lang actually, may added value yung rice nila. Kasi ASEAN integration, dapat para mag-compete sila sa cheaper rice ng Thailand at Vietnam, mm-hmm. dapat meron silang advantage. Either mas mura sila or may added value yung mm-hmm. product nila. So, since hindi pa natin na-achieve yung kasing mura na production cost ng rice ng ibang bansa, pwede tayong mag-add ng value and pwede natin yung gawin by brown rice mm-hmm. production.
Okay. Okay, yung question ko naman din with when it comes to yung raising awareness. Why do you think there's a need to raise nga awareness when it comes to rice? Kasi nga sa consumer at saka as a consumer and as a producer. Ayun, kasi diba, yung goal kasi natin as a country na maging self-sufficient, mm-hmm. mahirapan talaga tayong ma-achieve yun kapag hindi tumulong yung mga consumers natin. Kasi rice self-sufficiency is a function of both production and consumption. So, tumaas man yung productivity natin, kung tataas din yung consumption natin, lalo na yung wastage, baka hindi rin natin ma-achieve yung rice self-sufficiency. So, gusto natin na kung tataas man yung production natin, yung consumption natin, at least yung wastage, hindi siya tataas. So, magsistay lang siya na ganun or mababawasan yung wastage. Oh, since you started this National Rice Awareness since 2011 po, no? Ah, 2004 actually yung declaration. Kamusta naman po yung status po ng mga rice wastage? I handled the project starting 2013. Mm-hmm. Based naman sa mga ginagawa namin na survey, talagang 84% ng nakakaalam about the campaign ay nagsistop mag-waste kasi nalalaman nila yung contribution nila. Tapos around 50% nagsistart na kumain ng brown rice and other mixes. Mm-hmm. And ayun, nagpapasalamat sila sa farmers. Ay, hindi ko yata na-mention yung dalawa pang goodnesses. So, yung first ay sa consumer, yung pangalawa sa farmer. Yung third actually ay para sa ibang consumers kasi medyo pricey yung brown rice ngayon. Yeah. So, compared sa white. So, of course, dahil yung sa law of supply and demand, mababa yung supply, mababa yung demand. So, mataas yung presyo. So, if more people will eat brown rice, bababa yung presyo niya eventually. So, yung mga lower class siguro, yung mga DNE, kaya na nilang ma-afford yung brown afford, rice. Oh. Kasi as of now, talagang yun ang main concern. Gustuhin man nilang magkumain o makatikim ng brown rice, mahal naman, yes. Hindi nila kayang i-afford. That's true. So, meron din kami isang gagawin na activity siguro by January. Mm-hmm. Na every time nakakain sila ng brown rice, parang yung ice bucket challenge. Oo. So every time kakain ka ng brown rice, tapos isa-challenge mo yung friends mo, mm-hmm. at iha-hashtag mo yung brown for good, magdodonate kami ng 1 kilogram of brown rice sa mga less fortunate na mga kababayan natin. Wow, maganda. So kaya siya brown for good. Oh, so kailan po yung ano natin, activity? Ilan lang siguro namin by mga January. Uh-huh. Pero we'll let you know, of course, para mag-request ulit kami ng tulong para sa promotion. Uh-huh. And yun, yung last goodness is para sa ating bansa, actually. Uh-huh. Kasi, yun nga, 10% higher milling recovery kapag pinroduce natin yung rice as brown rice. So, dahil doon, mga tataas yung rice self-sufficiency natin, ay yung production natin ng, yung napoproduce natin na bigas. Oh, yan. So, ano pong inyong mensahe sa ating televiewers when it comes to rice? Ayan, rice awareness nila. Ngayong National Rice Awareness Month, sana yung mga hindi pa rice-sponsible, mag-start na sila maging rice-sponsible. So, ayun, sabi kasi, be responsible in your own way now. So, yung own ways nila actually ay simple lang naman. Huwag lang sila talagang magsayang ng kanin sa kanilang mga plato. Tapos, kumain sila ng brown rice and rice mixed with other staples kasi makakatulong yun talaga para mapabuti yung health nila. Tapos, makakatulong pa sila sa bansa. And of course, let's thank our farmers. Yun kasi nga. Para lang talaga malaman nila yung importance nila sa ating bansa. Sabi nga nila, di ba, you should think the farmers na parang sila din yung magulang mo kasi pinapakain ka nila eh. Yes, that's diba? True. So, be responsible. Maraming salamat po. And for more details about the Rice Awareness Month, saan po nila pwedeng makita yung details? Pwede nilang bisitahin yung Responsabli Ako sa Facebook and sa Twitter, sa Instagram, and sa YouTube. And of course, they can email us sa beresponsible@gmail.com. Yan. So kayo, huwag niyong kakalimutan na be responsible, guys. Ayan ba si Kuya? Maraming guilty sa atin ng ganyan eh. Yes, na kita mo, yung mga pasosyal-pasosyal ko minsan kumain. Na nagtitira po. Isang cup ng rice o orderin. Kakain lang yung 2 kutsara. Di sayang na yung marami, di ba? Opo. And actually ngayon, very helpful naman po yung mga policy makers kasi naglagay na po sila ng mga ordinances para magkaroon na ng half cup sa mga restaurants. Mm-hmm. So yung mga hindi talaga kayang umubos and alam nila na hindi nila talaga kaya. Masasayang lang eh. Oo. Oh, kagaya si Rina, 2 kutsarang kanin lang kinakain. Ubus ko naman. Ubus ko yung sa platong buti. Ubus. Pero that's very logical ha. Kasi kung talagang pinag-uusapan yung pagiging rice-pansible, sabi nga,
mahirap naman kasi yung mag-o-order ka talaga, walang available sa kanila ng small order lang. Yes. So, pero kami, basically, ginagawa namin, uwi namin. Wow. Or, di ba parang, pakibalot yan. Kagabi, pinalot namin ni Doc Joseph. Hindi, kasi, hindi mo maiwasan minsan dun sa mga lugar na yon. Dapat siguro tama yung sinasabi niyong policy. Yung kung ano lang yung pwedeng kainin mo, yun ang ma-order mo. Kung hindi ka naman talaga umuubos ng one cup, kalahati lang. Walang half order, di ba? Most of the time, sa mga walang half order. Walang half order. O share na lang. Na madalas maraming mga waste na kanin. Yung mga only rice na mga kainan. Oh. Only rice? Yes, only kasi rice kuha sila ng kuha, tapos hindi naman pala nila kayang basta takaw mata. Para makabawi lang. Parang takaw mata nila. Kaya na-request po namin na sana yung mga eat all you can, hindi naman namin pinapastop, sana lang maging isanction talaga yung magtitira ng food kasi policy naman po nila na diba, pag nagtira ka, magbabayaran mo. Oh. Eh, dapat yun talaga, din, yung sa tao din eh. Responsibilidad rin natin minsan na, nung araw, lola namin, pag may tira kang isang butil, palo. Pag may tira kang isang butil, isang kurot yun. Palo. O kaya may nalakaglag ka na isang butil sa, sa pinggan mo, kurot ka. Kailangan mag-aaral ka, walang kaala, tapos wala kang tira. Bawal yung nakitira sa plato. Kasi ang daming, talagang tayo yun ang hindi natin kinasasawaan, kanin eh. Di ba? Yes. Kaya nga dapat yung asawa mo, trato mo parang kanin. Parang diba, walang sawa. Araw-araw kang magkakanin, pero hindi ka nagsasawa. Huwag lang iluluwa pag mainit. Hindi, pwede naman. Maghanap ng black rice, saka brown rice. Ano, naghahanap ng brown rice? Sabi mo parang kanin eh, madaming klaseng kanin. Oo, depende kung anong gusto mo talaga, di ba? Kung kuskus ang gusto mo, iba naman. Kuskus yan naman yung kuskus. Hindi kasi ako, kinakain ko, quinoa eh. Hindi ako nag-rice eh. Madala lang ako mag-rice. Kagabi, nag-rice kami. Kuya, kaya ko malakas din kumain ng rice. Iniisip ko rin yung mga farmers, yung mga magsasaka, kawawa naman sila. Ginawa ko. Talaga ikaw, ka? Tirador ka ng kanin lamig. Malakas ka. Tiyang kabayo ka kasi. Malakas ka sa kanin. But just the same, tulong na lang din po kami at tulong din tayo. Siguro, let's start it sa sarili natin. Kasi, guilty tayo din dyan eh. Tama. Na may mga times talaga na, hindi natin inuubos yung kanin natin sa pinggan. O kaya, kukuha ka, sobra dun sa gusto mo. Later on, titira mo. So, pag-aralan natin yung kuha tayo ng kaya lang natin ubusin. Ngayon, yung sa mga tindahan, siguro ganun nga, bigyan nyo naman ho ng choice na half order lang para hindi naman din nasasayang. Kasi, wala tayong pwedeng gawin na sabihin na magturuturuan tayo palagi. So, let's start it from us, di ba? Sa sarili natin. Salamat ho, ma'am. Thank you po. Mayaan nyo lahat ng sobra namin kan, pakakain namin kay Angel. Masayang. Kaya dito, kaya nagtitira dito. Ayan. Maraming salamat po, Ms. Hazel V. Antonio, Director ng Be Responsible Campaign ng Department of Agriculture and Philippine Rice Research Institute. Maraming salamat po. Thank you.